mentor din ako, na-mentor ako eh. Pero noon, na-tormentor, ayun, nagtutorment din ako eh. Ngayon, mentor na. Ayos na. Purihin ang Panginoon. Yes. Ang ating hanaping ka-fellowship, yung marunong mag-mentor. Ay, hindi yung tormentor. Kasi sasabog kayo niyan. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Tingnan niyo po, no? Sabi nga po ng tanong, what are the things that God wants Moses to write in the Book of Remembrance? Ano daw po yung mga bagay na dapat ipasulat ng Panginoon kay Moses sa Aklat ng Alaala? Yung sabi nga, the unity of Israelites, which is the type of the church. Yung pagkakaisa ng mga Israelita na ang Israelite type of the church yun, ng Panginoon. Ang leader at ang mga pinamumunuan nagkaisa sila para magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Sa Old Testament po yan, ha? A type or picture of the church, yung Israelites sa Old Testament. Pero ngayon, na-organize na ang church ng Panginoon. Hindi na po type, literal na pong church ngayon na makikita natin. Nasa literal na church ng Panginoon, and we are the pastor, we are the members of the body of Christ, makita po ng Panginoon yung ating unity, pagkakaisa, na ang pastor tumutulong sa miyembro, ang miyembro tumutulong sa pastor. Meron po isang, may verse doon sa Ephesians chapter 4, a very familiar verse, Ephesians 4 verse number 3. Ano nakalagay doon? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Yung word na yun na nagsisikap na makipagkaisa sa tali ng Espiritu at ng kapayapaan. Ito yung dapat ngayon mangyari sa church. Bawat isa ang pastor. Example tayo na nagsisikap tayo na makiisa tayo sa ating mga kapatiran. At ang kapatiran din na miyembro, makipag-isa ka sa iyong pastor. Vice versa po yan. Hindi pa pwede ang pastor lang na nakikita mo gumagawa sa gawain. Nakikita mo yung pastor mo, hindi ka gumagawa. Eh, hindi to balance eh. Hindi ka gusto ng Panginoon. Kung nakikita mo ang pastor gumagawa sa gawain ng Panginoon, ikaw na, miyembro ng Panginoon, ng kanyang church, tumutulong ka rin. Katulad ng iyong pastor na gumagawa sa gawain ng Panginoon. Amen. In closing, kasi masarap kumain ng gutom kaysa kumain ka mag-gutom. Saklat ang buhay ka. Galatians chapter 6 verse number 7. Balik tayo doon sa ating teksto kanina. May reminder uli si Lord sa atin. Sa verse 7, ang nakalagay doon, huwag kayong pabibiro. Sapagkat ano ay Diyos ng katotohanan at ang inihasik ng tao ay siya rin aaninin niya. Amen. Tignan niyo, pakinggan niyo po ito. Sabi rin sa verse na yon, the sowing and reaping ano principle. The sowing and reaping principle. Ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Sabi na ang Biblia, kung ano yung tinanim mo, siya mong aanihin. Pag nagtanim ka sa pastor mo, ikaw na miyembro na wala kang pakialam sa pastor mo, aanihin mo yung wala mong pakikialam sa buhay ng iyong pastor. Pero kung ang pastor ay hindi ka rin makikialam sa buhay ng miyembro mo, aanihin mo rin na hindi ka rin pakikialam o hindi ka tutulungan ng miyembro mo. Bakit po? Leadership by example. Kung ikaw ay pastor, magpakita ka ng halimbawa ng pagmamalasakit sa iyong miyembro. Dahil ang miyembro mong iyan na pinagmamalasakitan mo, pagmamalasakitan ka rin yan. Pag hindi ka nagmalasakit sa kanya, huwag kang umasa na ika'y pagmamalasakitan niya. Eh, wala kang pakialam eh. Paano ka pakikialaman yan? Minsan may mga pastor na ganito. Pagdating ng birthday niya, gusto niya i-expect ng mga miyembro, bigyan siya regalo. Pero ang tanong ko, nung birthday ba na miyembro mo, namuhunan ka, nagbigay ka ba regalo? Minsan maraming pastor na ganito eh. Eh, pastor niyo ako, dapat regaluhan niyo ako. Eh, tama naman yun. Na ang miyembro ay dapat kahit papaano yung magregalo mo lang sa pastor kung talagang wala siyang kaya. Pero pastor, tandaan natin, tayong leader, dapat mamuhunan ka sa kanyang buhay. Kung gusto mong gawin ng miyembro mo sa'yo, gawin mo muna sa kanya. Mahirap, no? Pero, ano eh, pag nag-invest ka sa buhay ng isang tao, ay hindi po pwedeng hindi rin siya mag-i-invest sa'yo. Sabi nga ng isang pastor eh, sabi niya, nagkaroon ako ng campus ministry. Nag-ministry ako sa mga high schoolers. And then sila yung nag-college. Nag-ministry para rin ako sa kanila. Sa araw, yung palang na-ministry ko, na-disciple ko siya sa campus ministry, nagpunta sa abroad, ilang taon hindi kami nagkita.
Pero nalaman ko lang uli na siya yun dahil in-invite niya akong friend sa Facebook. At pagkatapos, sabi niya, Pastor, gusto ko kayong ma-meet. Magkita tayo sa isang restaurant at pagkatapos po ay gusto kong kumain tayo at kainin nyo lahat ng gusto nyong kainin. Kasi 5 years na po tayo hindi magkita mula ng after my graduation. Nagtrabaho po ako sa Canada at ako ngayon ay isang supervisor sa engineering firm, construction firm. At ako'y naging supervisor sa biyaya ng Diyos. Gusto ko po kayo makilala, kasi makita, makausap, kasi kayo yung nagdala sa akin sa pain during my high school life. Sabi ng pastor, sige kapatid, kung saan mo ako papupuntahin, doon ako pupunta. Pagkatapos, pagdating doon sa isang first class na restaurant, five star hotel, tapos may restaurant doon siya kumain, sabi ng pastor, hinahanap niya yung table na number ng table na itinext nung kanyang na disciple, na mentor sa kanyang campus ministry. Nung makita niya, napakaganda yung table, ang gayak at ang daming pagkain sa paligid. Sabi nung Kristiyano na yung pastor, pasensya na po, umorder na po ako ng pagkain kasi alam ko pag kayo ang pamimiliin ko, hindi kayo order ng inihanda ko ng pagkain. Kasi alam naman, pastor, mag-iisip, nakakahiya naman, di ba? Na order ako ng order, wala naman akong ibabayad. Saan tayo mga pastor, dapat magkaroon tayo ng ganong kahihiyan. May nag-invite, tapos i-order ka na ang gusto mo. Sipin, pasalubong ko kay Mesa. Sayaan mo naman siya mag-decide. Huwag ka naman garapala mukha. Meron pastor na ganun garapala mukha. hindi ko masabi, pero meron ganun. Wala dito. Pero wala dito yun, wala dito yun. Wala sa RGP, no? Wala sa RGP, no? Burahin nyo. Wala sa RGP, matitino ang RGP, amen? Kaya, hindi pa kayo RGP, mag-member na kayo. Ganun lang pala yun, ano? Okay, so, sa akin ka nakatingin, eh. Alam nga naman dito ako titingin. Tapos, sabi nung pastor, ang dami pagkain sa table. Sabi nung Kristiyano na yun. Pero hindi niya member yun, ha? Kasi sa ibang church nag-attend, pero na-mentor niya doon sa high school pa hanggang college, sa ibang church na gaten. Sabi nung Kristiyano niya, Pastor, umorder na po ako kasi alam ko pagka kayo ang bibigyan ko ng pagkakataong umorder, hindi kayo o-order eh. Hayaan niyo po ako umorder kasi yun ang alam kong the best para ipakain sa inyo. Sabi nung Pastor, dami naman ito kapatid, hindi ko ito kayang umusin. Sabi nung Kristiyano, Pastor, eat all you can. Bayad na yan. Eh, paano yung matitira? Sabi nung Kristiyano, huwag niyo pong problemahin yan, Pastor. In order ko yan, kainin yung gusto niyong kainin, at yung matitira po, ako na pong bahala dyan. Iniisip nung Pastor, iuwi nung umorder. Pagkakain nila, sabi nung umorder, yung Kristiyanong engineer, pakibalot po lahat ng natirang pagkain. Ipapadala ko yan sa pastor ko. Sabi ng pastor, dami pagkain, mga 24 po tayo in order. Punong-puno yung lamesa. Sabi nung pastor, kapatid, iuuwi ka. Yes, pastor. Para matuwa si Mrs., ninabala ko kayo ng ilang oras, ang mga anak nyo. Tinanong niya, ilan po anak nyo? Sabi ng pastor, 3 lang po. Ay, sobra po yan. Iuwi na po. Salamat, pastor, sa time na ako'y inyong pinuntahan na tayo nagka-fellowship. Mamayang hating gabi po, lilipad na po ako pabalik ng Canada. 5 years from now, hindi po tayo magkikita. Pero salamat sa time na binigay niyo sa akin. Pero bago po ako umalis, may iiwan po ako sa inyo. Sabi niya, Pastor, pagkakatiwala ko sa inyo yung susi. Sabi nung Kristiyano, susi. Sabi nung Pastor, susi po ito saan? Basta po, hawakan niyo po yung susi. Pagbaba niyo po, mayroon kayong makikitang kulay green na sasakyan. Pag nagkasya po yung susi, yun na po yung sasakyan na yun. At naroon na po ang papeles yung sasakyan, permado ko na po. Makiuwi nyo na lang po. Bye-bye. Galing. Sana totoo yan, Pastor. Pagbaba ng Kristiyano na yun, pagbaba ng Pastor na yun, nakita niya walang ibang kulay green, kundi pa jero. Wow! 2.5 million. Wow! Ang halaga. Sinubukan ng Pastor na susian yung pintuan ng sasakyan. Aba, yung bumukas. Sabi niya, ito nga yung akin, bumukas eh. Pagpasok po niya, nakita niya sa upuan, nakalagay yung kasulatan ng sasakyan, nakalagay ang pangalan niya, sabi, akin na ito. Ano po yung lesson doon?
Mag-invest tayo sa buhay ng isang tao. Hindi natin alam kung paano siya pagpapalain. Depende sa kanyang katapatan sa Diyos. Pag nag-invest ka doon, ang Diyos na rin ang bahalang Amen. Mag-invest sa buhay. Yes. Parang naka-reflect ni Pastor August ito eh, Pastor. May isa pa pong talata. Hindi pa po tayo tapos yan. Acts chapter 20. Isidara lang Bible, okay, bye. Wala nga lang, nagre-reklamo ka pa. Acts 20:34. Example po ito ni Paul.